Paano ba tayo mag-share ng salita ng Diyos? Paano ba talaga mag-share ng salita ng Diyos? Maaring matagal na kayo sa pananampalataya, pero hindi nakakapag-share ng salita ng Diyos. Ngayong umaga ay, tingnan natin, sa pag-share po ng salita ng Diyos, basahin niyo yung pinaka-konteksto, and then, pag nabasa niyo po yung konteksto, ay pipili po kayo ng isang talata na magpapatunay na ito ang yung tinatawag nating key verse at saka yung mga keywords dito. Dito sa John 3 verse 14 hanggang 22, ang keywords dito ay yung tinatawag nating faith of God o yung pananampalataya sa Diyos. Ang napili natin ay John 3:16. Tatalakayin ko lang po, ang pag-share ng salita ng Diyos ay isang talata lamang ang ginagamit hanggang sa tatlong talata. Huwag na po kayong lalagpas, huwag kayong gagamit ng napakaraming talata sapagkat ang mga born again Christian o mga bagong mananampalataya, hindi ito naiintindihan. Ano? Ang salita ng Diyos, mahirap i-inject sa puso ng tao sapagkat ang tao ay nabalot ng kasalanan. Ngayong umaga, tayo mo naman alangin, Lord, samahan mo ang iyong mga anak sa pagkikinig ng iyong mga salita sa umagang ito. Ikaw na siyang manguna sa amin at magpala. Tulungan mo ang mga Kristiyano na makapag-share ng iyong mga salita. Ang mga hindi pa Kristiyano, maligtas sa umagang ito. Sa ngalan ni Jesus, amin. Nanyayang ko siyang anibasyon, nabasahin niyo yung John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung ibig sabihin na ang keywords po dito yung tinatawag nating pananampalataya o tinatawag nating sampalataya. Tandaan nyo po itong ating tatalakayin ngayon. Pagkat ito ay maganda, kung kayo ay mag-share ng salita ng Diyos, magagamit nyo ito. Yung sampalataya ay nahati sa dalawa siya. Mayroon po ditong tinatawag na apat na tinatawag nating una yung tinatawag nating pag-sisisi. Yan. Titingnan nyo po ah. Pangalawa yung tinatawag nating pagpapatawad. Pangatlo yung tinatawag nating pagtanggap kay Kristo. Pangapat yung tinatawag nating pagpapala. Tatandaan nyo ito lagi. Yan. Ang una, nung ang tao ay nahulog sa kasalanan siya, yung tao, tingnan nyo kung paano mag-share ng salita ng Diyos sa umagang ito. Ha? Di ba nahulog siya sa kasalanan? Nahulog ang tao sa kasalanan. Nung nahulog ang tao sa kasalanan, ay makita natin dito ay yung tinatawag na tao ay una, yung tinatawag na hati sa dalawa ito. Yung sampalataya na hati sa tinatawag na sampa at saka yung tinatawag nating taya. Ito yung ano, yung practical na pag-share ng salita ng Diyos. Nakuha ninyo sana para makapag-share na tayo ng salita ng Diyos. Yung tao nag-apos ng kasalanan. Tama. Una, ang tao ay yung tinatawag ditong dalawang P, dalawa, number one at saka number two, yung pagsisisi. Pagsisisi at pagtalikod.
Pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Una, lagi siyang magkasama. Ang tawag diyan ay knowledge. Knowledge. Ito naman ay wisdom. Iyong dalawang yun laging magkasama. Ang sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ngayon sa sanlibutan, kaya binigyan niya ang kanyang bugtong nanak upang ang sino man sumampalataya. Yung sampalataya, nahati sa dalawang words. Yung tinatawag nating sampa at sakataya. Yung, kuya doon, may upan. Yung sampang tinatawag natin, sampa, taya. Pag tinawag natin sampalataya, taya, ang ibig sabihin nito, knowledge, yung ibig sabihin, nalaman mo na ikay makasalanan. Nalaman mo na ikay makasalanan. Nung nalaman ng tao na siya ay makasalanan, kailangan niyang magsisi. Nakuha niyo? Magsisi. And then, para mabuo ang pagsisisi natin, ay tumalikod sa kasalanan, yung tinatawag na wisdom. Parang katulad ito sa jeep. Nakita noon, nakita niyo ang jeep. Na jeep yan, alam mo, yung knowledge, alam mo yun. Pero yung tinatawag na wisdom, kung kaya mo bang patakbuhin? Nakuha nyo? Nakuha nyo? Mas maganda dito talaga kung nandito tayo tuwing Huwebes. Kung tuwing Huwebes tayo, maganda. Na kung tuwing Huwebes nandito tayo, mayroon tayong tinatawag na pag-aaral ng Bible. Mayroon tayong tinatawag na 10 memory verse dapat. Kasado sa ating puso na kung saan makakapag-share tayo ng salita ng Diyos. Mga kaibigan ko, mga kapatid ko, kung nasaan man kayong dako ng mundo, magsisi. At ito pinapangaral natin ngayon. Tingnan nyo, isang talata lang ang gagamitin natin, pero magpupatay ng mga supporting verse para makumpleto ang ating pag-share ng salita ng Diyos. Pagsisisi, pagsampa, ang ibig sabihin ng pagsampa, sampalataya na ati sa dalawa, pag sinampa mo ang iyong buhay, kailangan mong magsisi. Mayroong nagsasabi ng mga Kristiyano, hindi naman nagsasampa, hindi naman, ay ako'y mananampalataya. Pero hindi naman siya nagsisisi, hindi yon. Nakuha nyo. Kasi ang tunay na pagsampalataya, nagsisi ng buhay. Nagsisi at tumalikod. Dalawa lagi yung magkasama. Yung dalawang P, laging magkasama. Kasi hindi mabubuo ang knowledge kung walang wisdom. Lagi siyang magkasama. Yung sampa at sakataya, yung sampa, ang binubuo nito yung knowledge at saka wisdom na kailangan sa pagsampa mo. Kaya sinasabi ng Fort Swatch, pananampalataya lang, ligtas ka na. Kasi ang pananampalataya, ang ibig sabihin ng pananampalataya, malalim ito. Yung tinatawag na pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Di ba? Ano ba? Di ba naisip mo? Ah, itong kasalanan kong ito, kasalanan ito. Kung talagang gusto mong magsamba ng buhay sa Diyos, tatalikod ka. Nakuha nyo? Ay, kasalanan itong ginagawa ko bilang Kristiyano. O, di gagawin mo, magkaroon ka na ng wisdom, tatalikuran mo ang iyong kasalanan. Ang wisdom, action words yan. Ang knowledge, connected to your mind. Connected dito ang knowledge, ay nalaman ko na kasalanan. Pero hindi ka naman tumatalikot, hindi ka nagsasampa ng buhay sa Diyos. Nakuha nyo, ang nagsampa ng tao, ang nagsampa ng kanyang kasalanan sa Diyos, nagsampa, gusto mong maging mananampalataya, nagsampa ka ng buhay, nagsisisi at tumatalikod sa kasalanan. Diba? Yung Diyos ay nagsisi ka, nagtalikod ka sa kasalanan, iyan. And then, yung dalawa naman na tinatawag nating taya, yung taya, yung tinatawag nating pagtanggap kay Kristo. Halimbawa, naisip mo na ikay makasalanan. Nagsisi ka sa iyong kasalanan. Pangalawa, si Kristo ay tinanggap mo, binuksan mo ang iyong puso, iyon yung pag-anyaya kay Kristo na sasabihin mo na, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Binubuksan ang iyong puso. Ganun lang pag-share ng salita ng Diyos. Madali lang ito. Kung ang mga salita ng Diyos ay
nakakasa sa iyong puso. Kaya mahalaga ang pag-memory verse. Kasi, just in case na nag-memory verse kayo, hindi kayo lalago kayo spiritual. Kasi, kung walang laman ang puso natin ng mga salita ng Diyos, anong lalago dyan? Wala. Wala. Wala, di ba? Kasi, ito, halimbawa, ito yung puso ng tao. Oh. Wala kang memory verse. Wala man lalago dyan, mamamatay ka na ganyan ang puso mo. Nakilaala mo lang na Kristo Jesus ang Diyos. Pero kung may mga memory verse ka, lalabas yan, mga memory verse, di ba? Kung ano daw ang nasa puso, siyang lumalabas sa sa bibig, di ba? O, mabuti pa si Ate Oring, maraming alam na verses. All Christian. Tayo pang mga, tayo dito ay kinahabagan tayo ng Panginoon kasi sabi ng Diyos, kaya hindi tayo tumitigil sa ganito sapagkat ang gusto ko, matrain tayong lahat sa pangaral ng salita ng Diyos sapagkat itong vlog na ito, pag dumating ang panahon, ay gagamitin natin ito sa malaking building upang mag-vlog ng salita ng Diyos. Kaya magiging isang di ko alam kung gano'n na. Salamat sa mga nagbigay ng mga gamit dito. May kulang pa po tayo yung tinatawag nating laptop at saka drums. Yung po ang kulang na gitara. Yung po ang mga kulang pa natin. Salamat sa nagbigay. Pagpapalain siya ng Diyos sa gawain ito. Mayroon tayong tinatawag na nag-ipon po tayo ngayon sa malaking building para sa vlog ng salita. Kasi kung pasukin tayo dito ng mga sinisira natin ng salita ng Diyos sa internet, ay hindi natin kaya ditong patuloyin ng tao. Nakuha nyo. Kaya tumulong po kayong lahat, mga kaibigan ko, sapagkat itong pangaral ng salita ng Diyos, ang pinapangaral natin dito, yung katotohanan. Wala po dito halong dagdag, walang halong hindi nagbabawas ng salita ng Diyos. Kaya dito po kayong makinig sapagkat itong worship service na ito, itong tinatawag na proclaiming the gospel of God, ito yung katotohanan. Ang ating Diyos, si Kristo, ay tunay na Diyos. Si Kristo ang tunay na Diyos, wala na pong iba. Kaya kung si Kristo ang ating Diyos, tagapaglitas, tingnan niyo po ha, kung si Kristo ang tunay na Diyos, binuksan mo ang iyong puso, tinanggap si Kristo, ang taong ito na tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapaglitas, dito ngayon nababago ang buhay ng tao. Nababago po ito. At pagkatapos, yung dalawang pinagkasama naman, yung tinanggap na, ang pagpapala dito, pagpapala spiritual na mula sa Diyos. Halimbawa, tumanggap ka kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, pagpapalain ka ng buhay na walang hanggan, di ba? Buhay na walang hanggan ang unang pangako ng Diyos. Pangalawa, pagpapalang material. Pagpapalang, kung magsuko ka ng buhay sa Diyos, hahabulin ka ng biyaya. Takbo ka ng takbo, hahabulin ka. May hinabol na ba sa Biblia ng biyaya sa Biblia? Meron. Sino? Sa Genesis chapter 14. Chapter 24. Sige, pag-ibasa. Ano ba yon? Chapter 24 ng Genesis. Verse 1. Genesis chapter 24. Verse 1. Tingnan natin kung anong nagiging resulta nung tinanggap natin si Kristo at pinagpapala tayo ng Diyos. Ano sabi diyan? Sige, basa. Sige. Matandang-matanda na noon si Solomon, si Abraham, at pinagpapala mabuti ni Yahweh. Okay. Matandang-matanda na noon si Abraham, pinagpapala pa rin ng Diyos. Pinagpapalang husto, ha? Hindi yung pinagpapalang pagpapalain lang kita. Ang sabi dito, pinagpapalang husto. Husto man.
Marami, ibig sabihin tama yun. Marami, kaya kung titanggapin mo si Kristo, bubuksan mo ang iyong puso, pagpapalain ka, physical, unang pagkapala sa iyo, tinatawag natin eternal life, yung buhay na walang hanggan. Kasi kung tumanggap ka kay Kristo, yung tinatawag na bautismo spiritual, ang iyong pangalan isusulat sa aklat ng buhay, na ikaw ay sa Diyos. And then, dito sa lupa, pagpapalain ka, kasi ang Panginoon, nasa kanyang mga anak, makatingin ang Diyos. Eh, tingnan nyo ha, sa umagang ito ha, ang pagsishare ng salita ng Diyos, madali lang po kung kasado sa ating puso ang salita ng Diyos. At higit sa lahat, ang evangelism ninyo muna o pangaralan nyo muna ang iyong sarili. Ulit, ako ba'y nagsampana ng buhay sa Diyos? Ako ba'y nagsisi na? Sa atin muna bago sa iba. Ako ba'y tumalikod sa kasalanan? Di ba? Ako ba'y tumanggap na kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas? Yung tinatawag na birth, spiritual birth. Pangapat, ako ba'y pinagpapala ng Diyos? Kasi ang mga Kristiyanong tumanggap kay Kristo, kahit hindi mo sabihin na ikay anak ng Diyos, makikita ng lahat ng tao na anak ka ng Diyos sapagkat pinagpapala ang anak ng Diyos. Parang hindi ako pinagpapala ngayon. Tingnan mo kung nagsisi ka, tumalikod sa kasalanan. Purihin ang Panginoon sa umagang ito mula sa John 3:16. Sabi niya dito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya isang pampalataya ay hindi mapahamak. Kaya ang ibig sabihin, para hindi ka mapahamak, magsumampalataya ka sa ating Diyos. Ang pagsampalataya na hati sa dalawa, isampa, ibig sabihin ng isampa, pagsisisi, pagtalikod, ang taya, pagtanggap ni Kristo at pagpapala. Tandaan niyo po, ang sampalatayang salita nahati sa dalawa, sampa at sakataya. Ang ibig sabihin ng sampa, ibibigay mo ang iyong buhay sa Diyos ay pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan. Pangalawa, yung taya, ang ibig sabihin ng taya, pagbubukas ng puso, taya nga taya eh, pagbubukas ng puso at pagtanggap, pagpapala. Pagpapala, physical at pagpapala, spiritual. Purihin ang Diyos sa umagang ito, naway makakilala kayong lahat sa Panginoon. Sa mga hindi pa nakakilala kay Kristo, magsisi kayo. Tumalikod sa kasalanan. Tandaan niyo po, apat na P ang assurance of salvation, yung pangangaral natin. Apat na P, pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, pagtanggap kay Jesus, at pagpapala. Purihin ang Panginoon sa umagang ito, naway na tuto tayo sa umagang ito. Umaga po ito, sa mga gustong tumulong po sa ating gawain ito, sapagkat ang ating layunin ay palakihin itong vlog natin para sa mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa umagang ito at pagpalain niya tayo. Tayo po ay